Makaraan po ang ikasyam ng umaga. Babalikan po natin ang linya ni Pastor Jun Villarasa live from Labo. Pastor, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Ray. At kasama ko na ngayon ang ating magiting at masipag na municipal administrator. Ngayon ay talagang pawis na pawis. Kasama po ngayon na talagang lagakot po ng ating mga relief. Talagang napakasipag po. Andito po ngayon, Sir Ray, ibibigay ko ang linya kay Municipal Administrator Jojo Francisco. Sir Jojo, magandang umaga, admin. Si Ray De Luna po. Magandang umaga sa ating mahosin na station manager ng Radyo Santa Elena. And of course, kay Pastor Villarasa sa kanyang iba pong mga kasamang pastor na sumusuporta dito sa gawain natin dito sa Bayan ng Labo patungkol sa ating mga kababayan. Magandang umaga. At balita ho namin, patuloy ho yung pagre-repack nyo ng mga relief goods para i-deliver naman sa atin hong mga kabarangay, sa 52 barangay, yan ho sa bayan ho ng Labo. Opo, tuloy-tuloy ito sapagkat ang gusto ng ating minamahal ng punong bayan, Mayor Joseph Pascucha, sa pamagitan ng pamahalang bayan ng Labo ay madalhan ang bawat isang sambahayan dito sa bayan ng Labo na kahit paano ay pandugsong sa kanila pong mga pangailangan, pagkain, pang-ulam habang tayo po ay nasa panahon ng ganitong krisis. Ito ho ba ay ngayon lamang pasisimulan or nung mga nakarang araw pa ay pinasimulan na rin po ang pagbibigay ng ayuda sa atin ho mga kabarangay? Kami po ay nasa pangalawang semana na. Hindi lang natin kaagad natatapos, palibasa po ang bayan ng Labo ay napakalaki. At minamabuti po natin na para at least ay properly guided itong ating mga barangay officials sa distribution. Uh-huh. Minsan kasama kami, kasama yung ating po mga empleyado ng DSWD at itinuturo sa kanila yung mga pamamaraan. Kasi minsan ay mayroong nadalampasan. Ang gusto po ng ating pong punong bayan, lahat ng bahay ay mayroon. Kumusta naman ho yung availability ng fund ng bayan ho ng Labo? Sa ngayon naman po ay okay pa naman po at yung po ating PRF, yung po ating pondo ay 5% calamity fund ay maayos pa naman. At lima po namin itong mga nakalipas na araw ay yung manpower. Nagpapasalamat po kina Pastor Villarasa, kina Pastor Pereiras, Pastor Padera, sila ka Resti at kanila pong mga kasamahan. At sila po ay tumawag sa akin at kung ano raw ang may tutulong. Sila po pwede na kaya ba nila itong mga mabibigat na trabaho, magbuhat, magrepack? Sabi po nila, masaya daw po silang tutulong kasi ito naman po hindi inamang para sa tao. Ganun din, parang paglilingkod na rin sa ating pong Panginoon. Kaya po sila ngayon ay na pangatlong araw na nilang tumutulong sa amin. Kaya nagiging magaan po yung tulong-tulong namin dito sa repacking and distribution. Meron ho ba mga NGOs na tumutulong rin sa pamahalang lokal na nagbibigay hindi lamang manpower, maging itong financial, mga goods para i-distribute sa atin ho mga kabarangay? Meron po. At yung iba, in-advise namin na kung tagasaan yung magbibigay, i-direct na doon sa barangay. Meron katulad po ng Rural Bank of Paracali, nagbigay po sila. At ganun din, itong Galera na pula po, tumulong din po sila. Hindi lamang po binibigyan itong ating mga constituents. Ganun din po itong mga frontliners natin, ang PNP, ang mga barangay na naka-duty sa 24 oras. Kung ano po yung maiabot, ay ginagawa po. Nagtutulong-tulong po kami dito kasi hindi talaga kaya. At na iilan lang ang gagalaw, iilan lang ang tutulong kasi po napakalaki ng ating bayan. May mga kabarangay ho kayo dyan ho sa Labo na mukhang nandito ho sa Tabugon or nandito ho sa Don Tomas. Ano ho yung inyong plano ho dito? Hintayin niyo po ba yung 14 days or kukunin mismo ng inyong pong pamahalang lokal? Sila po ay kinuha na natin mga ago. At pinatasan na po tayo ng regional council na ito'y iuwi na sa kanya-kanyang bayan. Kaya sa ngayon, yung 91 na PUM natin, ando na po sila distributed sa Pondado Elementary School at Pondado National High School. At provide na lang natin sila ng kanila pong mga pangailangan, prepare yung ating pong facilities at sa tulong din po nila Pastor Villarasa, dinis-inspect ito, kaya po ito'y maayos.
Minsan nga lang po, siyempre hindi natin na perfect, pero kung ano po yung mga nakikitang mali doon sa area, ay pinipilit naman po na maayos sa pamagitan po ng ating konbayan.